Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Lalong-lalong nasa kapwa ko Marinero Makrista sa buong mundo at sa lahat ng ating followers sa ating Facebook at sa ating YouTube channel na Marinero Makrista. So muli po, ang iyong lingkod si Engineer Litada ay magbibigay naman po ng idea o kalaman ayon lang po sa aking experience at sa kaalaman. So tungkol po ito sa ating marine fire detection alarm system. Dahil po ito po ay isa sa mga critical equipment sa barko. So isa ito sa mga importanteng equipment na hindi binabaliwala kasi maaari siyang mag-save ng life, especially sa mga crew, sa property, sa barko and cargo, kasi may mga fire alarm din sa ating cargo hold. So maliit pa lang, naagapan na natin yung sunog. So hindi po lalala o lalaki ang sunog. So magwa-warning siya, mag-alarm, and then ma-advisean tayo o manotice yung mga crew na mayroong fire alarm. Ayan. So kung natulog ka, magigising ka sa alarm. Okay? So mayroon na po tayong ads. So itong ads natin, yung kikitain po natin, ay ipupundo ko po sa ating grupong Marinero Makinista. So titingnan po natin kung sino mga matutulungan natin. Yan. So para po sa ating grupong mga magkawanggawa tayo. Yan. So hindi ko po ito susuluhin. Yun naman po yung ating layunin, makatulong sa kapwa, di ba? Okay, tara po. Umpisahan po natin yung ating topic. So ito po yung ating topic sa araw na to, Marine Fire Detection Alarm System. So mayroon po tayong 3 different type of fire detection alarm system. Ito yung una, conventional. So it is the common fire alarm. You can't address the location of fire. This is unit is used small area only, like house, offices, and etc. So kailangan ang conventional pala ay doon lang sa mga small areas ginagamit. Okay, yun po yung tawag doon, conventional ang kanyang system. So sa sunod po, second is addressable system naman. So it can easy to address the location and exactly where is the fire. It will be indicate to the monitor. Example, zone 1 is at CDIC level. This is unit is used in ship, building, and etc. Oh, ayan po, ito po yung ginagamit sa barko, addressable fire detection alarm system. Ayan. So dito tayo magpo-focus mamaya. Okay, sa number 3, hybrid system naman. So it the same of addressable fire alarm unit, but the difference is wireless connection by radio signal transmitted through antenna. This unit is used in warehouse and etc. So ang hybrid is the same lang sa addressable, pero ang kaiba lang nila ay wireless connection siya by radio signal. Ayan. And then magsa-transmit siya through antenna. Ayan. So meron na tayong 3 different type of fire detection alarm system. So punta naman tayo sa ating sa location. Ayan. Saan ba ang location ng fire detection alarm system control panel and repeater panel? Ayan. So makikita nyo po yan sa bridge, sa ship bridge. Yan, nandun ang control panel. And then sa fire control station, nandun din yung repeater panel. Or dun sa engine control room, nandun yung repeater panel. So ang ating control panel, halimbawa na sa bridge, so doon ka lang pwedeng mag-reset,
disable, mag-enable. So lahat ng settings nandun po sa bridge, sa control. So ang repeater po ay halimbawa may failure na indication dun sa control, so mag-indicate din siya sa repeater. Ayan. So i-repeat niya lang, halimbawa ang alarm is zone 1. I-repeat niya lang dun sa fire control station, yung kanyang panel, makikita mo rin dun zone 1. Alarm, and then magbe-blink din siya ng red, and then hindi mo siya marireset dun sa fire control station, kundi tatawag ka sa bridge para i-reset. Kung alam mo na, kung nakita mo na yung zone number. So, ang zone number is may equivalent kung saan location. For example, halimbawa, navigational deck o SEDEC. So, depende po kung saan naka allocate yung ating zone by zone. Sa engine control room din, makikita rin natin mayroon pong design na ganun. May repeater din sa engine control room. And then minsan naman, yung ating control nasa fire control station. So doon mo i-reset, doon ka mag test mode, disable, mag-enable, lahat ng control nandun sa fire control station. So, ang nasa bridge naman is repeater naman din. So, mayroon pong ganong design. So, ganun din. Okay, so alam na natin yung ating control kung saang location. So, familiar tayo doon. Nasa bridge or nasa fire control station or nasa engine control room. Okay, next. We have about 3 common type of fire detectors. Yan. So, kung familiar naman tayo sa smoke detectors, and then, paano siya mag-activate? It will activate in the presence of smoke or near of the sensor stall. Kung saan siya malapit, kapag nakasagap siya ng smoke, so, mag-activate ito. So, paano? So, ang connection po nito is naka-series. And then, ang supply po niya na power po is o voltage is 24 volts. Yan. Naka-series circuit po siya, and then naka-normally closed circuit yung kanyang connection. And then kapag naka-detect siya ng smoke, so mag-open po siya. Kaya mag-transmit dun sa kanyang control panel na may open kang sensor. And then naka-designated siya na zone. May setting po yan sa likod kung anong number, kung anong IP number. So mag-indicate po doon. Yan. Mag-indicate doon kung anong zone number. Kaya pag nagpalit kayo ng sensor, gayahin nyo po yung setting kung anong indication sa likod. Yan. Kasi para tugma siya sa kanyang zone number kung mag-alarm dun sa control panel. Okay, tapos tayo sa smoke. Next, heat detector. Yan. So, ito yung itsura ng ating heat detector. So, paano mag-activate? It will activate if they can sense the increased room temperature or in the presence of heat near of the sensor installed. Kung saan siya naka-installed, karamihan nasa ceiling naman. Ang smoke, ang ating heat nasa ceiling naka-installed. So kapag nakadetect itong area na to, yung kanyang heat setting point, pagka na-reach, so ganun din, mag-alarm siya. Ang connection din, ganun din. Naka-normally close, and then supply by 24 volts DC. Kaya mayroon siyang minus tsaka plus sign. And then mayroon siyang tawag ito, ganun din, pagka naka-detect siya ng heat, so mag-open siya and then magta-transmit dun sa ating control panel na mayroon siyang na-sense na heat o fire. Yun. So pag may fire, may heat talaga yan. Yan. So madidetect niya. And then number 3, flame detector. So flame detector, so it will activate if they can see the flame in vicinity
owner of the sensor installed. Like example, welding spark, lighter fire, and open fire. Yan. Mga open fire nakikita sa flame ay, so mag-a-activate po siya. Ayan. Magkakaroon po siya ng open circuit and magta-transmit siya dun sa control panel natin sa fire alarm. Okay, and then meron din siyang naka-designated zone kung alin ang zone number, kung sa main engine, sa incinerator, sa boiler, and sa purifier room. Yan yung mga naka-install yung ating flame eye. Kasi combination siya ng smoke. Flame eye tsaka smoke, magkasama po yan dun sa mga nabanggit ko, sa main engine, sa incinerator, sa boiler, tsaka purifier room, tsaka sa diesel generator. So, dahil isa din ito sa mga nag-activate automatically dun sa ating hypermist o local fire extinguishing system. Ayan. So, kapag both nag-activate itong smoke detector at flame detector, mag-activate po yung ating hypermist or local fire extinguishing system. Ayan, yung press water. So, initial extinguish niya yon. So, hanggat dinaantay yung mga firefighter. Ayan, para hindi na lalala yung ating sunog. So, maagapan agad. Kaya dapat talaga, functionable ito, gumagana anytime, araw at gabi. So, talagang chinecheck ito weekly, tinetest weekly, para talagang makikita natin na working po talaga siya. Kasi isa ito sa mga critical equipment. Okay, next. So, mayroon po tayong fire detection alarm system. Paano daw gumana, works? Paano mag-works? So, mayroon tayong system dito. Ito yung mga sensor. Ito yung ating call point. Yan. So, nandito po, may automatic activation. Dalawa po ito, automatic tsaka manual activation. So, dito po sa automatic, so, halimbawa, ito sa smoke sensor o detectors, makasense siya ng smoke. So, automatic po, magta-transmit po yan papunta sa control unit, sa fire control unit. And then, i-repeat niya sa repeater. Yan. And then, halimbawa, dun sa fire control station tsaka sa engine control room. Ito pong dalawa, repeater. Ito yung fire control unit. Yan. And then, so, sa bawat sensor na yan, may mga nakalaan na fire detecting zone. Yan. So, location, number, zone yan. CDIC, BDIC, EDIC, UPPERDIC, boson store, steering gear, stairs, engine casing, first deck, second deck, tsaka floor. Yan. So, 12 zone. Depende sa laki ng barko. Yan. So, mayroon yan doon sa nakadikit, naka-indicate yan doon sa ating control panel, sa fire control panel unit. Yan. Para mas madali siyang ma-identify kung saan location yung fire. Okay? So, yun po yung ating automatic operation. So, ganun din po. Halimbawa, nakadetect siya ng heat. Heat detector naman. Pag open na circuit siya, kasi normally close nga ito, yung connection niya. So, kapag nag-open, so mag-transmit siya papuntang fire control unit na mayroong naka-open na detector. So, kung anong detectors ang naka-assign, halimbawa, zone 2, yan, CDIC, or zone 3, yan. So, mag-indicate dito sa monitor ng zone number. And then, titignan mo lang kung anong location. Then, tawagan mo, inform mo yung kung nasa bridge. Inform niya yung mga tao na nandun sa deck na yon.
na pakisilip kung may fire o kung may sunog talaga, or minsan false alarm lang. Okay, so next po, manual activation. So familiar po kayo dito, break glass yan or freeze hair. So kapag ito po yung ating manual call point yan, kahit sa makikita nyo po ito sa mga pinto o mga doors sa ating bawat level yan, sa accommodation, especially accommodation, engine room, bawat level meron po tayong manual call point. So kapag kayo po nakakita ng sunog, so hindi mo na antayin na mag-activate yung ating detectors. Ikaw na mismo i-break mo itong glass na to, and then kusa na po siyang mag-activate, kasi itong push button na to, or may spring po yan, yung yan, automatic na mag-aano na po yan, pag na-break na tong glass na to, mag-alarm na siya ng fire alarm, and then after 2 minutes general alarm. Okay, para ma-inform lahat na mayroong sunog. And then yun po yung ating manual activation. So sana po nakapulutan nyo po ng panibagong kaalaman yung ating discussion ngayon. So kung mayroon po kayong katanungan, i-clarify o mga suggestion, paki-comment lang po sa ating video ito. At maraming salamat po. Thank you for watching and God bless all.